piso-piso. Yan lang daw ang kailangan ni Eugene para ang kanyang pangarap mabuo. Kung tunay na ginto lang lahat ng mga medalya ni Eugene. Mahigit kumulang po siguro 150 din po yung naging medals ko po sa high school. Kung ang matataas niyang marka kayang maging pera. Yung pinakamataas ko pong grade for first semester is general mathematics, 100%. Kung ang pagbati sa pagkakapasa niya kamakailan sa UP, Ateneo at Lasal ay nasusuklian lang ng barya. Marahil, hindi niya kinailangang mag-ipon ng piso-piso, pambili ng laptop para sa kolehiyo. Pero ang masaklap dito, ang kanyang ipon na scam. Bibili na po sana ako ng laptop sa isang Facebook page. Kasi chineko naman po na yung reviews nila. So lahat po ng pinag-ipunan ko po mula September hanggang May po, naglaho lang po na parang bula. Ito ang istorya ng isang estudyanteng umabot sa walang-wala pero ginawang puhunan ang kanyang kakayahan. Nakamit ni Eugene ang with highest honors sa Hilongos National Vocational School sa Leyte. Congratulations, batch 2021. Siya ang kauna-unahang estudyanteng nakagraduate sa kanilang eskwela na may gradong 98%. De La Cruz Eugene, with highest honors. The first time in the history of HNVS Senior High School to garner this award. Magaling, matalino, maasahan sa gawain, very diligent. Maabilidad din si Eugene para kumita, nag-tutor siya. Meron ding ibang mga estudyante ng elementary or even mga lower years in high school. Nagpapatutor ka, Eugene. Nung grade 10 kami, tinutulungan niya kami magkaklase na maging honors lahat. Yung breakfast niya, kakain siya doon sa kantin, tapos yung teacher na magbabayad. Naging mahalaga po yung bawat piso po na kikitain ko po kasi alam ko po yung pakiramdam po na talagang walang-wala po. Ang pinakamahusay kasing estudyante sa eskwelahang ito sa Leyte, dating Pulubi. Hindi ko po ina-expect na mapapalayas po ako, mamumuhay po ako sa kalye, na mawawalan po ako ng tirahan, ng pamilya. Natutulog na lang po ako sa ilalim ng tulay, harap po ng malls, sa gilid ng riles ng tren. Piso po dati, yun lang po yung tanging para mabuhay po ako sa pang-araw-araw. Yung piso po, binibili ko lang po ng pandesal po na kakainin ko po mula agahan hanggang kapunan para lang po may laman yung tiyan. Gulang pa lang daw kasi si Eugene nang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Ang bata, inihabilin sa kanyang lola. Yung pagdidisiplina niya lang po sa amin po yung medyo hindi ko po nagustuhan po kasi ginagamit niya pong pampalo po yung dos por dos, panungkit po, hanger. Nawala po ako sa puder ng lola ko po. Dulot na rin po siguro ng kasarian ko po ng pagiging bakla. Tinapon niya po lahat po ng gamit ko po sa labas po. Pagtapon po kasi ng bag ko po, wala po talagang laman po na kahit ano, kahit piso po wala po. Dito na siya nagpalaboy-laboy sa mga kalsada ng Maynila. Ang unfair po ng mundo sa akin, uy, buti pa siya may mama, buti pa siya may papa, buti pa siya hindi niya kailangan manlimos para lang makakain sa araw-araw. Tapos ako, nag-iisa lang ako dito sa kalye, walang matulugan, walang makain. Kung may nakasaksi raw sa paghihirap noon ni Eugene bilang pulubi, walang iba kundi ang kaibigan niya noon sa tondo na si Pau. Naabutan ko siya noon, natutulog siya sa bangkuan ng cover court. Maawa ka sa kondisyon niya, sobra. Yung dungs niya, hindi mo mahalata pero nasa damit at nasa itsura niya, yung sobrang payat na. Naakala mo hindi na siya kumain, parang laging pagod, walang masyadong tulog. Naman sa palimos-palimos, hindi niya literal na sinabi, nahalata lang namin kasi nagtataka kami. Sabi namin, huy, bakit ang dami mong piso-piso? Kasi parang diba, ang dami niyang barya lagi sa bulsa that time. Pwedeng humingi ng tulong yung batang inaabandona sa local social welfare and development office ng kanilang municipalidad o sa kanilang syudad. Maaari rin naman sa pinakamalapit na DSWD field office. Matapos ang tatlong taon, natuntun si Eugene ang kanyang ama at inuwi siya sa Hilongos sa Leyte. Nagpa-enroll po ako sa malapit na paaralan dito.
Lumipat sa Bicol ang kanyang ama, habang si Eugene nakitira sa kapatid ng kanyang madrasta dito sa Leyte. Nasabi po ng tatay niya na si Eugene dito na lang sa amin. Sinasabihan ko, kaya lang sinasabi sa akin na wala kaming pang tustos dyan. Nasasaktan ako sa buhay ni Eugene eh. Dapat kung ako lang sana ang ina, ayaw ko pong pabayaan yung anak ko sa ibang tao. Yung dapat gawin ng papa niya, ako na lang gumawa dahil sa kapatid ko. Siyempre, napifeel mo kasi yung bata naghahanap ng family, ng kasama. Gusto niya talagang makapagtapos, gusto niya makapagtrabaho para may mapatunayan siya sa parent niya. Gusto ko rin po sana magkaroon po ng pamilya po na mag-aalaga po sa akin, magmamahal po sa akin. Pinag-igi ang kanyang pag-aaral, naging top sa klase, at pinilit ding sumideline ang mga trabaho. What is the square root of 49? Ano nga ba ang mga number na kapag minultiply natin sa sarili niya, lalabas 49? 7. Hanggang nakapasa nga siya sa UP, La Salle at Ateneo, pangarap niyang balang araw maging abogado. At bilang paghahanda sa pasukan, nag-ipon siya ng pambili ng laptop na gagamitin sa kolehiyo. Pero dito na nga siya na-scam. Lahat po ng pinag-ipunan ko, paglaho lang po ng parang bula. Nainis lang po ako sa sarili ko po. Ginawa ko na po lahat po para po i-check po kung fake ba yung page or hindi. Ginawa ko naman po lahat, pero yun nga po, kinulang pa rin. Ang dating pulubi na nanghihingi ng mga barya-barya sa kalsada, muli ngayong nanghihingi ng barya online. Ito'y sa pamagitan ng kanyang piso para sa laptop, piso para sa pangarap. Sa kabila ng mga tumalima sa kanyang panawagan, kulang pa rin ang kanyang nalilikom. Online learning po yung inadapt po ng mga university na papasukan ko po. Kaya kung wala po yung laptop, talagang mahihirapan po akong mag-aral. Siguro po magde-decide na lang po muna ako na tumigil ng pag-aaral at magtrabaho na lang po muna. Kailangan ba muling mamalimos ni Eugene? May pagpatuloy lang ang kanyang pangarap? Ang dating pulubi pero naging honor student na si Eugene, ang inipon niyang pambili ng laptop na scam. So lahat po ng pinag-ipunan ko po, naglaho lang po ng parang bula. Dito na siya nanawagan para makahingi ng piso-pisong tulong mula sa netizens para makabili ng laptop na gagamitin niyang pagpasok sa Ateneo ngayong Agosto. Ang kanyang panawagang piso para sa laptop, piso para sa pangarap, nakarating sa opisina ng 5th District ng Leyte. Nakita talaga dito sa office panawagan ng bata na regarding sa laptop na kailangan niya sa eskwela. Pinagdaanan ng bata, kailangan talaga matulungan makapagtapos ng pag-aaral. Kaya sa araw na ito, bilang regalo sa kanilang eskolar, hinandugan nila si Eugene ng isang bagong-bagong laptop. May kailangan ka para sa online class mo. Meron po. Laptop. Nag-i-off po. Nag-i-off po talaga ako. Thank you po. Ito. Grabe. Para sa'yo. Alam, maraming salamat po. Thank you po. Thank you po talaga. Alam, malaki tulog ko. Alam, grabe. Say. Alam, grabe. Oh my God. Totoo to? As in? Totoo. Wow, thank you. Oh, grabe. Oh my God. Wow, wala. Oh my God. Hindi lang po kinakailangan po matigil ulit sa pag-aaral po kasi pinakirapan po talaga na umabot po sa ganitong punto po sa aking buhay po. Nakamit man ni Eugene ang pinapangarap niyang laptop, ang realidad, hindi lahat ng mga estudyante na bibigyan ng ganitong pagkakataon. Napakalaki nung kakulangan sa ngayon, no, sa pangailangan ng gadget, pangailangan ng laptop ng ating mga mag-aaral. Kailangan talaga po magpatupad ng isang national program na hindi nakaasa sa local government units. Kailangan po may sariling programa ang Department of Education, ang Commission on Higher Education para sa mga mag-aaral nito upang matiyak na ang lahat ay nakakasabay, na ang lahat ay nakapag-aral. Kami naman ay may proposal talaga. Palawakin pa yung tinatawag nating DCP o Deped Computerization Program. Gusto rin natin later on, magbigay tayo ng gadget sa ating mga estudyante.
Samantala, ang aming programa, nagpaabot rin ng pinansyal na tulong para sa pag-aaral ni Eugene. May pa-promise ko po na gagamitin ko po to sa mabuting paraan. Gagamitin ko po to para po makatulong sa ibang tao. Sa lahat po na bumubuo po ng KMJS, maraming salamat po. Sa lahat po ng inyong tinulong po sa akin, Ma'am Jessica, maraming salamat po talaga sa pagtulong po sa akin. Maabot po yung mga pangarap ko po sa buhay. Kasabay ng kalansing ng mga medalya at barya, sana'y madinig at matugunan din ng mga kinauukulan ang pangangailangan ng mga estudyanteng patuloy na nananampalataya na edukasyon pa rin ang mag-aahon sa kanila. Sa mga kapwa ko po estudyante na kung kompleto man kayo sa resources, sana po wag po natin i-take for granted. And kung meron man tayong kulang-kulang, wag po tayo mawawala ng pag-asa. Hindi naman po yan sa kung ano yung wala tayo, pero sa kung ano man yung meron tayo. Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.